Hi guys! Andito naman tayo for another video dahil kung hindi nyo pa napapanood yung intro ko about sa perfume, panoorin nyo muna yung first video ko bago nyo panoorin to para mas makarelate kayo. Pero sa mga interested at sobrang excited na, sige, ito yung pibili namin perfume ni Daddy. Ayan, at itong Versace Eros na ito sa JP Fragrance sa Shopee. At ang sa mga hindi pa po nakakapanood ng video, ang binili namin is the Nui from the House of Armaf Eau de Parfum Intense Woman and EDT Intense Man. Wala pala yung ano mo, no? Udit Wallet, no? And Udit Wallet Intense Man. So, ayan yung pinagbibili namin, Liti. And meron kaming Eros. Actually, ito, naamoy ko na to. So, masasabi ko na yung kung gusto nyo sa husband nyo na, or sa partner nyo na yung saktong tapang lang siya. Ayan, pero i-spray ko muna ha. Describe ko na lang. Ano ko na lang siya? Spray ko na lang siya. One spray lang. Doon pa talaga siya. Ayan. Actually, naamoy ko na to. Kasi kung hindi nyo pa napapanood yung video ko, nag-take kami ng risk, bumili nito dahil sa mga nababasa namin, dahil nga hindi pa namin masyadong priority o hindi pa masyadong afford yung Creed Aventus. So, dito muna tayo sa medyo parang clone nila, sinasabi nilang clone na mas okay daw yung longevity, etc. niya. So, ayan, ha? Naamoy mo agad. So, ito na. I-describe ko muna sa mga hindi pa po nakakatry ng Versace na to. Sedek ka lang. So, sa aking opinion lang ha, kung paano ko siya madedescribe, bibigyan din ako ng husband ko ng description nila. Titingnan natin kung magtutugma na lang, Dad. Check natin. Mag-research siya ng kung paano nila i-describe ako rin muna. So, yung ito yung mismo sa Eros. Yan yung sa Eros. Sa akin muna. Personal ko, ha? Grabe yung tapang, no? Pero yung pagkatapang niya, hindi siya masyadong parang, wow, parang nakakahilo or masangsang na amoy. Masangsang talaga. Ito pa pala yung nabasa ko, ma'am. You can share to them. Sige, go. You guys, dalawang klase yung Versace Eros, okay? Merong isang Eau de Toilette, okay? The EDT and the Eau de Parfum or the EDT. Dalawa siya. So, yung binili ko is yung Eau de Parfum kasi nung pinamoy natin yan sa may SM Parfum, yung mas bagay sa akin. And surprisingly, may reason for that, okay? Kasi Versace Eros is actually a clubbing fragrance or a party fragrance. Pang-party yan eh, pang-socialize. Kasi the more na pinagpapawisan ka, di ba? Gumaganon daw talaga. Pang-clubbing. Kaya Eros. Now, ganito. Kaya may EDT and the EDP, no? Ang suggestion nila, based sa mga napapanood ko at sa mga nababasa ko, yung EDP is ideal for people who are, or for boys, or for, yeah, for boys who are actually in their 20s. 20s, no? Late 20s. Pero, if you are in your 30s, going pataas, going 40s na, ang suggestion nila is get the Versace Eros Eau de Parfum kasi mas sophisticated na siya. Yes. Mas smooth. Beauty na mo. Ito ha. Ayan. Ano dito? Oo. Sa akin, ayun sa aking pag, ano lang ha, pag tagdo, naamoy ko lang siya. May pagka-konting fruity siya. May pagka-konting-konti lang na hindi masyado. Meron? Okay. May mga naamoy mo sa kanya? Kasi hindi siya ganong katapang, pero may pagka-konting, siguro parang sabihin kong 2% na pagka-woody. Konting-konti lang. Fruity-woody. Na may konting pa-mask ng koonti rin din siya. Pero more on, parang feeling ko, may matatapang na mas ma-fruity lang siya. Pero hindi siya super tamis. Yung saktong, parang nagbe-blend lang yung pagka-woody, konting musky niya, and konting pagka-fruity. Parang may hit lang na parang, ananohan lang siya. Parang niligyan na siya ng fruity pa sa basa, ma-ano lang siya. Parang mag-complement lang yung tapang at pagka-fruity niya. Ano pa? Okay, so, if you would rate it from 1 to 10, how would you rate it as a woman if you smelled it on Ay. Diba? And from 1 to 10, and would you, okay. Ito ba yung pabango na gusto mong isuot ko? At, sige. At willing ka maamoy? Kasi ikaw aamoy, ikaw malapit sa akin lagi eh. Tsaka alam ko yung bagay talaga kahit sa kanya. So akin, I will rate this sa kanya ng 8 over 10. Kasi 8, hindi ko pa ito naamoy eh. 8,
8 lang siguro, 8 to 10. Mataas 8. Na yun. Mataas na 'yon. Kasi na-excite ako dito, 'yung naka-sealed pa eh. Ayoko, pero gustong-gusto ko 'yung amoy niya kasi naamoy na rin 'to, 'di ba? Hindi mo compare 'yang Versace doon, ha? Hindi, I mean 'yung pagkatapang lang. Ay, pagkatapang niya. Okay. Ako. So, you give it an 8. 8. For yeah, 8. And how often kasi, would you like me to wear that? Siguro mas okay siya kung sa mga gagamitin, saan mo gusto ko gamitin 'yan? Siguro more on outdoor. Kapag magde-date tayo, like BGC, ganyan, maglalakad-lakad. Kasi syempre, gusto ko rin ma-ano eh. I mean, yung kahit pawis siya. Kasi yung kiniklaim nila eh, pang-clubbing daw to. So, gusto ko siya kasi matry niya. Gusto ko, oo, tsaka gusto ko matry sa kanya yung talagang pagpinawisan siya sige, kung paano. Pero, balitaan ko kayo. But, pero, sa 8 ah, 8, nakita mo? 1, we're like what? 5 feet, I'm like 5 feet away from you? Ganon. Galagi na amay mo. Amoy ko dito. Ako rin eh. Ako, hindi pa nagsiset. Ano siya eh. So, nag-iiba pa yung amoy niya kapag medyo tumatagal siya sa skin. Okay? Pero sa alam ko na hindi ko to mako-compare, okay? But, mahinahalap kasi ako talaga na parang yung sobrang strong. Kung ina-expect, mas strong na siya kung strong. But, meron pa akong hinahalap na talagang parang ibang scent, may pagka-spicy. May ganon. Oh, may afnan pa siya. Tsaka, oo, oh, just the perfume pa, diba? So, check natin ha. Kung ibang-iba nga kapag kinumpay mo, but open na natin to. Ito yung sige. Sa Versace Eros. Ito na yung... Ah, sige, yung sa talaga. Ano muna, okay. Ano okay. Yung ano dyan? Ito yung sa Versace Eros. Okay, habang binubuksan ko to, naririnig nyo naman siya eh. Talagang ako talaga unang magbubukas, di ba? Kasi gusto namin magbigay din ng, alam nyo yun, ng totoong feedback kung talagang worth it or what. Tsaka napansin ko guys ha, minsan yung mga ibang, syempre, may branding, kaya importante yung branding. Yung iba, kaya lang siya nagmamahal okay. Dahil sa mga bote, di ba? Ito na ma'am. So, the main accords, okay, sa Versace Eros, tama ka, medyo fruity siya. So, there is actually main accords niya, meron siyang amber, tapos meron siyang aromatic, and then meron siyang green, mga citrusy apple. Yeah. Vanilla, ayun. Fruity, fresh, spicy, fresh, may pagka-spicy, sweet, and citrusy. Yes. Oh, di ba? Fresh, spicy. Kasi nga, hindi pa siya ganun katapang na hinahanap ko na parang sobrang mananapak talaga sa ilong. Ito, ganun. Siya, ito yung mga naamoy mo. Top notes. Okay. Sa top notes, may naamoy kang mint. Konti. Parang ano? Green 2%. Apple. 2%. Green apple. Tapos meron. Lemon. Mm-hmm. Yan. Sa middle notes, meron kang i-expect ng tonka beans, ambroxan, and geranium. And then sa mga base mga notes pabango, niya, no? Meron siya mga cedar, oak moss, vanilla. Wow. Oh yeah, may nag-blend niyo. May pagka-fruity kasi may vanilla. So ito na. In fairness at sa halaga, sa price. Sa halaga nga, nagulat ako kasi sabi ko nga sa kanila before, hindi lang, di ba, yes, sobrang importante ng branding. Kasi pag nakilala ka na, may right ka na eh, na, di ba? Na magtaas. Kasi nga, may branding ka. So, check natin sa box, may pa ganyan pa sila. So, diamond, yung husband ko. May pa diamond pa sila. At yung elegant, feel, elegant. Yung feel niya, medyo rough, pero alam mo, quality yung box talaga. Pero imagine yun, magkano to? 2,000? Magkano to lang to, dad? This one is only... 2,300. Imagine pa 2,300, ha? So, for the price, hindi po ko binubuksan, dyan pa lang. Sulit, box pa lang. Hindi parang... Grabe, oh, yung feels niya parang ang kapal eh. Then what do you box, get when you open? Check natin. Nakita ko sa video sa YouTube, parang may ma-excite ako, Char. May pag... Tingnan nyo naman, ang shala. Armuff. Bakit ang sana? May pa ganito pa. Baka pwede itong pang ano, yung isprayan mo tapos pang ganyan. ano yung look? Ito pala yung ano, iba-ibang arm muff, no? Ganyan siya. Ano mo ba? Wait lang, may pa ganyan siya. And then, ayan, makikita naman nila. Sobrang linaw niyan. Ayan, guys. So, check natin. So, it's like excited ano na ako eh. Sure. Nakalagay lang is yung mga... name, woman, milestone... Intense man, something ganyan. And pag open natin, so naka-seal pa siya. Na-seal, may isa pang box. May isa pa siyang box. Oh, talagang sobrang ano ha. Talagang cover na cover before mo makita. So, ay grabe, may tingnan nyo, may pa ganito pa.
May pagganyang ang elegant in fairness sa 2300. Mabigat, sobrang bigat at may pagganito siya. Hindi, sobrang bigat. May pagganyan pa chain. Tapos may pa, tignan niyo naman kung gano'ng ka-elegant sa 2,300 pesos, 'di ba? At buksan na natin. Gano'ng kabigat yung bigat, mabigat, mabigat siya. Ay. Oh my. Grabe. Sobrang perfect ito for you. Wait lang! Ganyan to yung gusto kong nahanap ko na yung perfect kasi kada lumalakad kami sa mall, pag may pinainom siya, abay may pinapa, ano siya, kay yung mga, ano, Chanel, di ba? Sabi ko parang may kulang dad, yung may hinahanap ako. Pero, promise kaka-open lang. Oh my gosh! Perfect! Yan talaga! Ano? Ay, parang pwede rin to sa pang babae, Char. Okay, now. Ay, alam mo, teka lang, teka muna. Promise! Iba talaga pag digit yung ano, no? Yung reaction talagang makikita mo. Grabe! Ay! D.O.M. na D.O.M. pang chicks! Mga kabingwit! Pang chicks to! Ay, grabe, daddy! Ay, lamas dito. Sobrang woody! Musky! Ito yung... Ang hilig ko sa wood sage, guys. Sobrang hilig ko sa musk. Sa woody. Sa woody na... Wooded wallet pa lang yan. Grabe, paano pa yung parfum? Ay! Perfect! Feeling ko, ano, pag suot ni Heinz, talagang ready ako anytime. Seriously? Ay, amoyin mo. Amoy ko dito! Amoyin mo ng grabe, woody mosquito. Perfect! Very you! Talagang pag nakita mo, kasi ako... pag nakita ko siya, parang alam ko yung bagay sa kanya, pati scent, etc. Pero, ang sarap. Alam nyo, di ba sabi sa pabango? Yummy. nakaka-yummy siya, promise. Kahit everyday go. Pag bumuka lang, lapit ka lang sa akin. Uy, grabe to, dad. Intense. Mas amay siya sa Creed. That's the name. Although, halos same, di ba? Nagka-amay tayo ng Creed. Same, pero parang mas matapang siya sa Creed Aventus. Yun yung sabi nila, di ba? Kasi diba, naamoy namin, diba, uy, sobrang bait pala ni Kuya sa SM Aura. Thank you so much dun sa lalaki doon na nagpa-spray kay Heinz sa ng Creed. Talagang naamoy talaga namin na try ni Daddy. Pero masasabi ko compare, mas gusto ko yung ano nito kaysa doon sa Creed mo, ha. Yung sinasabi nung iba eh. Oh my gosh, talaga. Yung iba naman, sinapanood mo napakalakas doon ng opening. Sa akin hindi kasi gusto ko siya. Pero intayin mo daw yung 15 to 20 minutes daw. Tsaka pag pinagpawisan ka, pa-spray ka ngayon. Wait, amay naman na tayo. Wait, no joke, kung gusto niyo talaga ng another baby, Char. Hindi, kung gusto niyo talaga ng gift, perfect wait, gift sa husband niyo. Ay! Perfect! Oo. Uy, promise guys, kasi mahilig ako sa wood talaga, musky wood. Yan ang mga perfect na gusto kong amoy. Spray ka. Mont Blanc? Ito ko, sobrang layo sa Mont Blanc. Yung Mont Blanc, hindi ko pa siya naaamoy sa'yo ng sobra na nag-iiwan eh. Pag nag-spray ka, hindi na masyado. Pero ito, sobrang parang, lalo kang pumugi pag suot mo to. Parang kahit naka-plane ka lang, tas parang, alam mo yun, hindi porket asawa ko to guys, pero parang pag naamoy mo dumaan sa'yo, parang wow. Ayan na, ang bango talaga. Spray mo nga sa'yo. No joke guys. 2,300 pesos. Tapos ganito na yung quality. Yan daw yung sa pinaka the best. Hindi ako nagjo-joke. Na-clone na ano. Mas gusto, ayun na, pag gumaganto lang oh. Amoy Creed nga, may pagka-Creed siya. Siguro, sa 10%, may pagka-Creed siya ng 4%, pero mas matapang siya. Mas gusto ko siya ha. For me, kasi ako mahilig ako sa ganitong scent. So, sabi na nila, diba, yun sa na-clone, diba? Foreigner na nag-review. Ganito, nakaganito na amoy ko. Amoy ko dito projection ng 2 feet. Wow. Grabe, nahanap ko na yung perfect na pabango. Amura pa. I mean, affordable for ibang brand. Grabe. Walang sinabi to dito. Pang everyday mo na lang. Grabe. Okay lang sa akin. Ito pang, grabe. Parang iling kang baka. Alam mo yung parang ang sexy ng amoy, nakakagwapo, ganon. Parang, kahit hindi naman kagwapuhan yung iba, pero kapag nagganito, parang magpopogi eh. Parang ganon. Grabe. Tapos, naging ilang minutes, discuss ka lang dyan. Grabe, grabe talaga. Kasi hindi natin yung magic. Uy, grabe to. Ito yung hinahanap ko talagang amoy. Promise.
No hindi joke. Nagsisi? Hindi. Grabe. Blind ba yan? Oo. Kami kasi may risk taker talaga kami, pero wala akong masabi. Mag-review talaga ako alam sa TikTok. Alam mo bakit? Kasi may nakita rin ako, dalawa lang ang perfume niya pang office everyday. Ito isang lang. Club din ni Intense Man. At paano yung perfume? Tsaka yung JPG Ultramil. Paano pa kaya? Ito palang grabe na. No joke, guys. As in, try nyo kung mahilig kayo, katulad ko, ha? Kasi iba, sinasabi nila na parang, di ba, dad, sa mga review, na misa, parang umpisa pa lang daw pa hindi nila bet, pero kapag nag-settle na sa skin nila, tsaka may tamang... 15 to 20 minutes. Oo, 15 to 20. Uy, 30. Ilang ml to? 105. Oh my gosh, 2,300 lang 105 na. Uy, grabe, sobrang... Kahit ako parang dapat ito na lang binili ko sa akin. Ang bango, gandong gusto. Yung alam mo, parang bagong ligo. Daddy, yung amoy niya, bagong ligo, na amoy wood, na amoy woody siya, na musky. Wait, ha? Fresh lang. Ulit. Sige, okay. Go, ano yung mga naamoy mo sa kanya? Woody, musky, tapos parang may pagka-fresh siya eh. Hindi siya fruity, pero may parang something, yung bagong ligo ka, lumabas ka, tapos nag-shampoo, conditioner ka, na nagsabon ka, na sobrang bango. Ganun talaga yung amoy niya. Tapos parang alam mo yung parang nababaran siya ng talagang sobrang woody siya. Ganun. As in, sobrang bango. Grabe, ang bango talaga, daddy. Ano nila kalagay dyan? Okay. Ang nakalagay dito, alright? Club Dinui Intense Man. EDT from the House of Armaf. Top notes. Okay? Top notes meaning yan yung initial spray. So, meron siyang pineapple, lemon, blackcurrant, apple, and black bergamot. Currant. Black okay? Currant. Currant. Heart notes niya, or yung mga what we say the middle notes, meron siyang birch, jasmine, tsaka rose. Mm. And then, ito na yung base notes. Ito na yung pag-settle. You will smell musk, ambergris, patchouli, vanilla. Vanilla. Na tamang timpla. Eh, kanina, di ba, super tapang. Amoyin mo ngayon. Nagsisettle na siya ngayon. Mas bumabango siya. Mas light na. Pero ang lakas pa rin. Amoy, bagong ligo talaga to. One spray pa lang yan. Guys, perfect gift to. Habol kayo kung gusto niyo mabango lagi asawa niyo. I mean, worth it talaga. Wait, don't open mo na yan. Why? May makabasa ako sa'yo from front end, ha? Basahin ko sa kanila. Grabe. Kaya ginawa ko, bumili ako ng 4 sa akin, woman. Kasi nga, bet ko yung talagang ganito rin katapang. Pero, kung ako, that pala ganito na lang binili ko. Gusto ko rin siya, yung amoy niya for me, ha? May isa ko pa basa sa'yo. Sige, habang inaantay ni daddy. Ayan, check natin. Ah, meron din akong ganito, dad. Feeling ko, pwede rin to yung pang spray. Check ko lang yun sa akin. Na-open ko lang while waiting. Same na may lagayan din siya. Oh my gosh, super cutie! It's very me! Ay, this one. It's very me. Wait lang, ha. Ito mo, ang ganda naman. Gusto ko pasahin mo itong testimony na to. Sige, doon check sa natin. Doon ko sa practical group natin. Ah, sige, sige. Okay. Ang bango, sobra. Ikaw na, ikaw. Perfect. Ang tagal ko naghahanap ng ganito. Ang gamit niya ay yung CDI. Ang tawag, di ba, Club Dinui Intense Man yan. Club Dinui. So, it's known as, for short, CDIM. CDIM, okay. CDIM EDT or CDIM Parfum. Parfum. This one is actually the parfum. Okay. So, that's the one that we're waiting. Mm. Alright. Oh, read. Story time sa office to. Alright. Konti na naman to. Story time. Title. Pocketbook. SOTD. So this morning, pumasok ako sa office wearing CDIM perfume na nabili ko kay MJ Chuwala Saturday. I used 2 sprays lang kasi for sale ko na agad. I went inside the room, all girls sila na colleagues, then work-related parang usapan. Then, alis agad ako sa room nila. I was about to exit and then suddenly someone said, "Sir, amoy pocketbook ka." Kinabahan daw siya, ha? Pocketbook? Amoy papel? Hindi, sir. Parang ganyan yung na-imagine kong amoy ng mga lalaki sa mga romance pocketbooks. Mabango, matipuno. Basta yung parang mga lalaki sa cover. Ah, kinilig siya ng slight. Napaisip tuloy kong ibebenta. Parang wag na lang. Diba? Oh, yeah.
Uy, grabe per... Daddy, no joke. Hindi lang dahil may camera OA ako, pero the best to para sa'yo. Ikaw, miss na lang kita makita ang ganyan, di ba? Oh. Na ano, let me see. Oo. Oh, nagsisettle na siya. Pogi. Ang pogi ng amoy. Ano yung parang... Wow. Ito naman sa akin, guys. At very me yung bote. Gusto ko lang ganito black lang. Simple black na may gold lang. It's very me. Literal. Sa watch pa nga lang eh. Yung the emblem eh. Diba? Oh my gosh. Yeah, ito na, ito na. Hay, ang ganda pa ng spray niya ha. Talagang sabog. May ano ka pa. May ano ka pa sa bakit. Hindi kasi. Bakit sprayer? Ako, very particular din ako sa sprayer. Kasi unang-una ha. Grabe. Nagkalat daw. Unang-una, nagbebenta rin kasi ako ng mga inspired perfume. Very particular ako kasi may mga natry ako dito na parang yung sinasabi ng parang dura yung pag-spray. Parang isang spot lang. Pero ito, kalat. Amoy agad muna. Amoy. Sa unang amoy, parang ma-fruity pa siya na matapang eh. Ano? Pleasant pa siya? Sakit sa ilong? Medyo. Medyo matapang siya. Pero iba yung sayo talaga. Parang bilimorin ako ng ganito. Grabe. Ayan. Ah, amoy na amoy yung... May pagkakonting powdery siya na fruity pero mas patapang. Parang... Ay, wait. Speaking, masasabi mo na dun siya kinloan or at least pinattern sa designer ng Coco Chanel. Chanel. Na Coco Chanel. Diba, ayun o, parang may una, may parang, wow, mapapaganong ka eh. Parang, teka lang, sobrang intense talaga. Abot nga dito. Kung hindi kayo after, baka kasi sa mga, sanay sa mga light, baka manibago kayo ha. Kasi sobrang intense talaga kung intense. Mas ano pa siya, mas kung matapang na to, may pagka-fresh pa siyang amoy na amoy bagong ligo. Ito talaga yung parang tipong... Andyan ka pa lang, amoy ka na agad. Parang dadaan ka pa lang, naamoy ka na. Ayan, di ko lang alam pag nag-settle siya sa skin. But, may ano siya eh. May parang, may pagka-amoy siya na yung parang mga Clorox pa ng kaunti. Sa sobrang tapang niya, ganun. Pero, yun nga, usabi dito, yung Armaf daw talaga na brand na to, mas ma-appreciate mo siya kapag mas tumatagal siya sa skin mo. Yung iba naman is, very light, pero mas mabilis siyang mawala sa skin mo. So, ayan. Ayan, tignan mo. Hindi pa siya nagsiset. Ang tapang niya talaga. Sobrang tapang. Pero ito yung mga gustong-gusto kong amuyin talaga. So, antay natin. Pag nag-settle na siya sa skin ko, babalik ako, guys. Ha? Okay, wait so, lang. So, guys, nag-settle na sa skin ko. Ayan, hindi na siya masyadong ganong katapang na parang may pagka, ano feeling ko, may black currant din ito na talagang lumalapan sa amoy. Pero masasabi ko itong pabango ko na to, mas magagamit ko lang siya or mas okay lang siya kapag sa gabi talaga may dinner date. Hindi siya pang everyday or pang, alam mo yan, pang usual lang na ano. Pwede siya pag may dinner date, sa gabi, Christmas party, dinner date. Christmas party kasi malamang sa malamang pag party, dahil yan pabanguhan. So, yes. Kailangan yung pabanguhan malakas. Tsaka ito, kaya ako nagustuhan din to kasi affordable and then, hindi siya yung madidistinguish mo na, ay, ito yung gamit niya, Gucci Rush. Ay, ganito siya, Chanel 5. Ay, Coco Chanel to. Ayun. Tsaka sabi rin, may natutunan din ako ha, sa dun sa Jo Malo, na kung gusto mong maiba yung scent mo, wala naman siya specific na kailangan siya i-combine, pwede mo i-combine yung mga pabango mo. So, pero ito, hindi ko na kailangan mag-combine kasi kakaiba na siya. Wala siya sa market na, hindi siya accessible sa malls. Kaya may sabi ko na sobrang parang magiging signature scent mo siya. Parang anong scent mo? Secret. Pero syempre hindi siya secret ha. Hindi siya pang daily. Pero, hindi. Pag ano ha. Pero ako, gagamitin ko siya syempre. Since gusto mo namang mabango ka, perfecto. Pwede siya. Pwede naman siya. Tsaka affordable lang nandiyan mo. Syempre gusto mo maging ano ha. Pero kung pang everyday, sobra blind buy ako. Pero pang everyday, meron naman akong mga titindang mga ganito. So ito yung gagamitin ko kasi, di ba, mas practical din. Between that and yung sa Armani na nagustuhan ko sa'yo. Yung magkaiba kasi sila eh. Yung may nagustuhan din ako sa Armani. Pero, ano ba yung... Teka lang, meron ako nagustuhan sa Armani. Nagusto din sa akin ni Daddy. Pero mas light siya ng kaunti, Dad, compare dito. Matapang siya na very, mas fruity lang siya. Ito kasi talaga intense eh. Yun, perfect yun pang everyday.
okay yun. Pero kung pag malakasan talaga, may event ka or something, may birthday party, ganyan, perfect na perfect ito. Tapos, okay, Daddy, yun yung question mo, Biff, kanina? Meron kang question kanina eh. Yun, flower bomb detector yung gusto ko doon, pero... Yun, ano siya? Sabi niya is... Yung naamoy ko is nectar intense siya. Sa, doon yung nakita ko sa Rustans. May intense siya. Kailan medyo pricey, tapos medyo mas lighter siya, pero mas fruity siya. Anong question mo kanina? Which one? About dito sa perfumes? Sa dalawa na to? Kung ko-compare ko na? Ah, yan. Kung ko-compare mo, at saan mo gusto ko gamitin yung isa na yan versus saan ko gagamitin yan at saan ako mas pumogi sa'yo, sumeksi sa'yo, sa dalawang yan. Alam mo na yung sagot ko. Siyempre, kung sexyhan lang naman ang labanan and papogian ang anuhan, ito ko. Yeah. Talagang, kasi perfect na perfect talaga sa personality mo. Ito, may ilang minutes na, no? So, let's say, for example. Personality niya. Paamoy nga. Sige. Kung I can smell myself. Ah, diba? Ganyan talaga. Mas mabango siya kapag settle sa skin mo. Kapag ibubunang ba sa amin? Oo. Oo, ganun pala, hindi pa ako dumidikit ah. Ganito, as in... Ito ma'am. Kung gagawa kayo ng baby, pa-spray mo lang ganito, mas... Projection. Projection, ilang feet sabi mo? Ito pa pala. Remember, di ba, hype din yung, ano, yung Viewers of Watch, di ba? We tried the EDT, we tried the EDP, yeah. And we tried the Elixir, which is yung pinaka-strongest strongest nila. Ay, hindi naman sa pag-aano guys ah, hindi lang dahil... Designer yun. Hindi lang din porket ito yung mas practical, mas affordable. Hindi ko kayo ginujoke. Hindi rin ako sponsored ng JP Fragrance na yan or what. Laban to. Itong 2,300 na to. Dun sa mga Sauvage-Sauvage. Kasi meron ako yan eh. Ayan. Actually, dalawa nga to eh. Yan. May Sauvage ako na ganito. Pero, ibang-iba. Bakit na-spray? Pero... Ayan o, mabango rin siya, pero hindi siya ganun ka-strong nito, Dad. Yung Sauvage, medyo may pagka-fruity, sweet pa siya sa panglalaki. Kahit yung pinaka-elixir. Kahit yung elixir, na, kasi pinaspray rin sa Dior sa kanya sa aura yan eh. Elixir. Diba? Sabi ko para hindi siya match din sa skin ni Polo Daddy. Black. Polo Black, dito pa rin ako. Promise. Kahit yun sa 1 million something yung Paco Rabanne, dito pa rin ako. Ano ba yan? Na-spray sa lips ko. Ramdam ko yung oil. Binuksan ko lang na ganun, tapos nagdire-diretso sa lips ko. Ayan, nalasahan ko tuloy yung oil ng pabango ko. But guys, promise, hindi ako nagjo-joke, hindi ako sponsored dito. Talagang pusa namin itong ginawa. Kung perfect gift talaga, pag ipunan or bigyan ng nag-try ito talaga. Itong intense man natin. Something to consider for Christmas gift. Yes. Tsaka anniversary gift, birthday gift sa partner nyo, kung gusto nyo. Pero, yan. Hindi, tsaka... Ayan, tingnan mo, nagsisettle na. Mas matamis na siya. Personality-wise. Hala, nawala yung amoy Clorox or something kanina. Yung amoy mo. Amoy lemon. Oo, tingnan mo, nawala na. Mas light. Ano yan? Mas ano yan? Sa akin. Mas nagla-light na siya kapag matagal. Mas settle na. So, ito, masasabi ko sa kanya, since matapang, pwede rin siya pang office, pang back to work, ganyan. Parang, pero kung may presentation ka sa client, ay, kung gusto mong umuo yan, ito talaga. Kahit 3 sprays lang. 3 lang yun lang. Pack na pack to. Sobra. Ito, masasabi ko pa siya sa tapang niya, pwede siya pang everyday mo, pang sa work, ganyan. Or kung gusto mo lang na mapabanguhan ka, kasi natalo talaga siya nito for me eh. Ito talaga pang intense, pang meeting, pang back to work, pang presentation sa client mo, pang sexy time. Tapos mas kung magigain ng confidence pero itong pero hindi ba ano yan, pare. Yan. Gamit ko sa church yan. Hindi ba naman ma-distract ang mga tao? So ayun lang, katas mabaliit lang, mabango. Pang church pa dito pero kung gusto mo talaga ng mabango ka ito talaga. Wait lang. Wala akong masabi, alam promise. Mo, fun fact. Oh. Sa napanood ko at sa mga nabasa ko. Yung Creed Aventus ngayon, yung bagong batch ng Creed Aventus ngayon, ang sabi nila, kasi na-reformulate na yun, nag-undergo ng many revisions yan eh. Yung pinakabagong batch daw ngayon, parang yung longevity niya tumatagal na lang ng 6 hours. 6 to 7 hours max. Yung sa'yo, di ba, naiwan lang sa damit, pero sa skin wala na pag-uwi natin. Pero ito daw,
Club Benway Intense Man na EDP pala. Pero ang dami ko na nakukuhang praises sa'yo. Tumatagal daw to ng 10 to 13 hours. Grabe, oo. 10 to 13 hours. Grabe, no? Sa skin talaga. Sa skin ako nag-ano ah. Kasi minsan sabi doon ni Kuya sa Jo Malone, kapag hindi siya match sa skin mo, sa damit siya tumatagal, pero sa skin hindi. So, grabe yan. Bagong ligo, check natin after ilang minutes na ha. Oo, iba yung kapit sa balat mo. Kapit na kapit. Effective siya sa akin. Effective siya sa iyo. Kasi acidic din ako siguro. Iba, oo. Ito, perfect. Perfect talaga to. Perfect to. So, ayun lang guys. And sana may natutunan kayo at na-inspire kayo sa video namin. Maraming salamat. So, sana nakatulong to. So, fuck, try nyo na talaga. And kung gusto nyo naman naman mga Sauvage, Eros, mga ganyan, ano yung mga Invictus, tsaka yung mga Wood Sage, Nectarine, Inspired, para mas makatipid kayo for everyday sa work. Kung wala naman kayong presentation sa work na gusto nyo gamitin lang yung mga mahaling mga pabango nyo or original, pero gusto nyo pang everyday lang na may laban, na oil-based, munta lang kayo sa Ukayarang Kikay by Debbie Santos. Diyan kayo pwedeng umorder. I-PM nyo lang ako. So, ayun lang guys. Maraming salamat. And thank you so much for watching. Stay blessed. Bye!